Idol ko si Cap. Sinulat ni Joanna Rose I. Gonzalez at iginuhit ni Marley P. Espiritu. Para sa mga bata, magulang at guro, may iniidolo ba kayong tao? Bakit mo siya iniidolo? Halina't ating alamin kung sino ang iniidolo ni Andoy. Ginamit sa kwentong ito ang tungkol sa komunidad. Ipinakikilala dito ang mga lugar na nasa komunidad at ang mga taong makikita sa komunidad. Hindi ko alam, Andoy. Baka may pinuntahan. Baka bukas ay makita mo na siya ulit. Ang sabi ni Nanay. Kinabukas ay nagbantay uli ako sa may bintana. Ngunit hindi pa rin dumaan si Kap. Pinuntahan ko ulit si Nanay at tinanong. Naku, Andoy! Nabalitaan ko na may sakit pala si Cap, kaya hindi nakapaglibot sa barangay. Ang sabi ni Nanay. Talaga, Nanay? Pwede ba natin siyang puntahan? Tanong ni Andoy. Opo naman, sagot ni Nanay. Tanong ni Andoy. Opo, sige. Bilisan mo lang, ha? Sabi ni Nanay. Agad namang kumuha ng mga bulaklak si Andoy upang dalhin kay Cap. Pumunta si Andoy at ang nanay niya sa bahay ni Cap. Nakita ni Andoy na nakahiga si Cap sa kama. Magandang araw po, Cap. Nais ka sanang bisitahin ni Andoy. Ang sabi ni Nanay. Aba, opo naman. Halika, Andoy. Lapit ka sa akin. Sabi ni Cap. Cap, kumusta po kayo? May dala po akong mga bulaklak para sa inyo. Ang sabi ni Andoy. At agad niyang ibinigay ang mga bulaklak. Salamat, Andoy. Sabi ni Cap. Ang sabi ni Andoy. Ngumiti naman si Cap at sinabing, Huwag kang mag-alala dahil ako'y pagaling na. Bukas, makikita mo na ulit akong daraan sa labas ng bahay niyo. Talaga ka? Ang tanong ni Andoy. Aba, opo naman. Gusto mo bang sumama sa akin sa paglibot sa barangay? Ang tanong ni Cap. Opo, Cap! Tagot ni Andoy. Kinabukas ay maganda ang gising ni Andoy. Naligo at kumain ng agahan. Pagkatapos, naghintay na siya sa may pintuan at inabangan ang pagdating ni Cap. Maya-maya, nakita niya nang parating si Cap. Oh, ano Andoy? Handa ka na ba? Tanong ni Cap. Handang-handa na po ako, Cap! Sagot ni Andoy. At agad nagsimulang maglibot ang dalawa. Nakita ni Andoy ang mabubuting gawain ni Cap sa barangay. Pinuntahan din nila ang iba't ibang lugar sa barangay, gaya ng barangay hall,
palengke, plaza, at daycare center. Nakita rin ni Andoy ang iba't ibang tao sa barangay, gaya ng mga barangay tanod, mga nagtitinda at naglilibot sa palengke, barangay daycare teachers, at barangay health workers, at marami pang iba. Bago umuwi, ay tinanong ni Cap si Andoy. O Andoy, kumusta ang naging araw mo ngayon? Masaya po ako, Cap. Nakilala ko ang iba't ibang tao sa barangay at nakita ko rin ang iba't ibang lugar dito. Sagot ni Andoy. Mabuti naman, Andoy. Masaya ako na masaya ka sa araw na ito. Ang sabi ni Cap. Salamat po, Cap. Idol ko po kayo. Ang sabi ni Andoy. Ngumiti si Cap at nagpaalam kay Andoy. Masayang umuwi si Andoy sa kanilang bahay. Ikwinento niya sa kanyang nanay ang tungkol sa mga ginawa niya buong araw.